Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Monday's Vlog. Nako po, matindi ito. Talagang mainit. Ah, kahindik-hindik ang matutuklasan po natin dito. Sa rolling ng video na ito, isang dating Tagaloto ni Senyor Aguila. Dati niyang kasama sa bahay, diyan mismo sa Kapihan. Subalit bumaba ng bundok upang isiwalat, ibunyag ang kalukuhan na ginagawa ni Senyor Aguila. Alam niyo ba? Gusto niyo bang makilala itong pinakamamahal na babae ni Senyor Aguila sa balat ng lupa? Diyan no, sa ruling ng video, ipapakilala ko po sa inyo at siyempre kasama dito. Pinatunayan nitong ating tagapagsiwalat na nakikita niya sa kanyang mga mata. Aktual niyang nakita kung paano nangyayari ang panggagahasa sa mga minor de edad. Laman ng video lahat ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na, samahan nyo po ako, mga kaibigan. Si Jean Plaza ay siya yung cook ni Senyor Aguila. Siya yung natahasan ng Tagaluto. At magkalapit lang ang kanilang kwarto, mga kaibigan ko. So kung ano yung sinasabi ni Jean na siya ay hindi natutulog kahit hating gabi na, madaling araw, marami siyang natutuklasan, mga kaibigan. Marami siyang mga natutuklasan na ginagawang kababalaghan ni Jerins Kilario. See? So, isa na doon, papalit-palit ng pinapapasok sa kanyang kwarto ng mga minors, mga minor de edad, mga kaibigan po, all the way, all night, nandoon sa kanya. At bago daw, yung una daw na gagawin, meron pang pinapainom si Senyor Aguila. Ang kahalo nun ay isang gatas. Pinapainom muna. Tapos pa, hindi dinisclose ni Jean kung anong klaseng pampaganang pinapainom sa mga bata. Sira. Pinapainom daw muna. So ngayon, ang sisti pa, itong babaeng kanyang ano talaga, yung kanyang sabihin na natin asawa sa kama. Yung lagi-lagi. Guys, pansinin ninyo. Yung nakikita ninyong babae na kasama kahit saan pupunta at pumupunta si Jerins Kilario, kahit hanggang doon sa Korea, kasama ang babaeng yun. Siya yung babaeng sinabi ni Jean na pinapainom ng pampalaglag. Halo-halo mga ugat ng kahoy na pinapainom sa babae ng mga 1 month or more hanggang sa ang babae ay dinubo. Kasi nga naman, kung hindi nilaktayin yung pinagbuntis, ay mabubulgar sila, no? Mabubulgar. Pero, wala rin naman silang nagagawa dahil nabubulgar din. Dahil nga ang Panginoon, pag siya na ang kumilos, wala kang naitatago. Kahit magtago ka pa sa ilalim ng alang-alam mo, walang naitatago pag ang Diyos na ang maningil. So anyway, si Ching Kaindoy, siya yung permanent, hindi lang part-time, nakakasama-kasama sa kama
nang nag-self-proclaim na Panginoon sa Kapihan, siya yung nabuntis ni Jerin Scilario. At kasama rin si Janet Aho sa paggawa ng paraan para malaglag yung pinagbuntis ng babae ni Jerin Scilario. Minamahal niya ito, mga kaibigan ko. Kaya si Ching Kaidoy ay hindi niya pinag-asawa. Kasi kung makita ninyo, pinapag-asawa ni Jerin Scilario is mula 12 years old. 12 years old. Pero ito, sakto na siya sa edad. Tama na sa edad. Ano na? Pwede nang mag-asawa talaga. Pero hindi pinakasal at hindi pinarisa ni Jerin Scilario dahil sa kanya ngayon. Sa kanya, minamahal ni Jerin Scilario si Ching Kaindoy. So anyway, nung tinanong ko si Jeng pala. Oh, Bisaya talaga no, Jing. Si Jeng. Nung tinanong ko kung sabi niya mahigit sa 10 yung mga batang minors na palabas-pasok doon sa kwarto ni Aguila. Na doon siya mag-overnight. Nung tinanong ko na sa pagkakaalam mo ba, Jen, may nabubuntis doon sa mahigit 10 na dinala ni Aguila doon sa ano. Ang sagot niya is, hindi niya daw alam, hindi niya sure, dahil pagkatapos daw noon, ipapag-asawa na yung mga bata na nanggagaling doon sa kwarto niya. Pinapartneran na ng iba. So ngayon, kung narinig ninyo yung sa court yung mag-adjust, ngayon pala, pag nag-adjust yung mag-partner, hindi, kasi mga bata pa nga, ayaw magtalik. Ang paparusahan pala, ipapadel, is yung mga lalaki. Dahil kahit na nga ano, inuutusan na silang mga ano, approve na daw na i-rate yung mga bata ring partner ng mga lalaki. So, minsan daw, inag-aano na lang yung mga batang lalaki, nagsisinungaling na lang na ayan nakuha na nila para daw hindi mapadel yung mga bata o mapunta doon, mailublob doon sa gawa-gawa nilang ano, sa gawa nilang paliguang masangsang pa sa ano. So ngayon, mga kaibigan, tapos na tayo doon sa ano. Ngayon naman, dahil nga pilit na ipinapakasal ni Jerin Scilario hundreds of kids na mga minors na kanyang pilit na ipakasal, kinakasal, minsan hindi lahat umaayon, hindi lahat pumapayag. Ngayon, pag-surrender na ang parents na na pagtabihin at umayon na sa utos ni Jerin Scilario, yung mga batang yun ay kukunin na i-in-house doon kung nasaan nakatira sila ni Janjan Aho at si Jerin Scilario. Magkasama sila sa bahay, mga kaibigan, si Jerin Scilario at si Janet Aho. Doon na patitirahan yung mga bata na ayaw talagang magsiping. Doon patirahin sa bahay nila ni Jerin Scilario at ni Janjan Aho. Ano? Ngayon, pag ayaw talaga, ngayon ipapadlock. Si Jen ngayon ang naatasang tagapadlock sa kwarto kung saan gusto ni Senyor Aguila doon magtalik yung mga bata at malalaman talaga, gusto nilang malaman na natapos na nga, na nagtalik na ang mga bata. At ang okay, alright. Nandito na naman tayo, mga kaibigan. Nako po, matindi. Matindi ito nga tatalakayin natin. Shoutout at maraming salamat. Ipaintulot muli ang paggamit ng inyong counting video clips, Ma'am Diane Dantes. Counting paalala muli, mga mahal kong taga-subaybay, itong video na ito na pinapanood nyo kay Ma'am Diane Dantes ay actual interview niya po. Diyan po sa kanyang page. Subalit ito po ay translate na sa Tagalog dahil yung actual
na interview niya po dito sa Tagaluto ni Senyor Aguila na buwaba ng bundok upang magsiwalat magbunyag ng kalukuhan ni Senyor Aguila ay salitang Bisaya ho. Ipamanhin po kung hindi ko pinakita sa inyo yon, dito muna tayo magbabatay sa rolling ng video ni Ma'am Diane Dantes sapagkat ito po ay lubos nating maunawaan. Katulad ko, hindi po ako nakakaintindi ng Bisaya para sa kapakanan po nating lahat. Lubos po nating maunawaan. Okay, buti po tayo ay nagkakaunawaan. Matindi dito. Gusto nyo ho ba? Gusto nyo ho bang makilala itong ika nga po minamahal sa buhay, pinakamamahal sa buhay ni Senyor Aguila? Okay, dire-diretso po tayo. At ito nga po, mga kaibigan, maliwanag ko sa ruling ng video na yan, ay meron pong nabanggit na pinakamamahal na babae sa buhay ni Senyor Aguila. Noong pamano ay walang lumalabas, walang lumulutang kahit video kung sino man itong babae na mahal na mahal ni Senyor Aguila. But kaunting padaan lang ho dito sa rolling ng video ay nabanggit nga po dito ang pangalang Jean Candoy. Ang bero kung nagkamali ako sa apelido, basta tawagin natin Jean. Pasensya na po kung yan po muna ang ating maibigay sa inyo ang kaunting impormasyon dito sa pagkatao na minamahal ni Senyor Aguila, na tawagin natin si Jean. Ito po ay hindi niya totally, hindi sila kasal, di umano, kinakama lang lagi ni Senyor Aguila diyan mismo sa kanilang bahay noon nung hindi pa sila nabibisto mismo sa loob ng Kapian. At kahit saan travel, maging papunta sa Korea, ay kasama itong si Jean. Matindi, ha? Huwag po kayong mag-alala. Tayo po ay gagawa ng paraan na ika nga po ay makapaghatid sa inyo sa tunay ng katauhan nitong tinatawag na si Jean na babae ho ni Senyor Aguila. At yun nga po, actual na nakikita nitong tagapagsiwalat, ayon po sa ruling ng video na yan, ang nangyayari dito sa mga sinasabi niya dahil doon po siya nakatira before. Siya nagluluto ng pagkain ni Senyor Aguila. Data po at kilala niya din itong babae na ito na si Jean, na mahal na mahal ni Senyor Aguila. At mga isang araw sa next vlog po natin, abangan po nyo. At ibabandera po natin diyan ang kanyang larawan. At kung may video man tayo makukuha, ay ipa-plus po natin diyan sa screen upang sa ganun lubos nyo pong makilala. At maliwanag lang po dito ay ang pangalang Jane. Okay, dumako naman po tayo dito sa mga bata na mga minor de edad. Nako po, matindi ha? Aktual niyang nakikita itong Tagaluto ni Senyor Aguila. Ayon po sa ruling ng video na yan na nakatranslate sa Tagalog, kitang-kita ng dalawang mata niya na nakahanay ang napakaraming bata upang papasukin diyano sa kwarto ni Senyor Aguila upang magkaroon po ng sapilitan na pagtatalik. Talagang matindi ang kamanyakan nito, nitong hinayupak na Senyor Aguila ito. Hindi po tayo nagsasabi na nagkakaroon diyan na ika nga po'y ganyan, na ika nga po'y kawawa ang nangyayari sa mga minor de edad. Mantakin mo, nagkakaroon po halimbawa bukas ang kasal. Bukas ang kasal, dapat ngayong gabing ito, kailangan ang matulog muna diyan sa tabi ni Senyor Aguila isang gabi at gagamitin niya. Nako po. At pagkagamit nga ay ikakasal na kinabukasan. Parang yun ang requirements, ano? Yun ang ika nga po dapat gawin bago ikasal. Matindi, di ba? Talagang uunahan muna niyang tikman bago matikman ng iba. Ganyang katindi ang leader unang kulto.
Baka matito po ay hindi na bago. Dahil din po diyan, mismong sa Senate hearing, ay mayroong mga babae na minor de edad ho na nagsiwalat na na ganitong sitwasyon. Data po at sa puntong ito ay may follow-up din na sinisigundahan nila. Pinatutunayan din po nila na talagang totoo ang mga allegasyon na yan, mga kaibigan. Ha? Ay mismo sa Senate hearing, yung biktima ay nagsiwalat na din. So, balit ito namang mismo na tagaluto ni Senyor Aguila ay pinatutunayan ngayon dito sa rolling ng video na talagang nangyayari ang ganyang kalakalan. Matindi, di ba? At ano pa, ang tanong, bakit hindi nagbubuntis? Kahit mismo itong kinakasama, dumako muli tayo, balikan natin itong kinakasama ni Senyor Aguila. Yung kinakama lagi, diyan ho. Sa ika nga po ya, bayan ni Senyor Aguila before, hindi rin no nagbubuntis dahil mismo siya ang nagtitimpla na ika nga po mga pangpalaglag. Sino ito nagtitimplang ito? Itong mismo na kusinero, tagaluto ni Senyor Aguila. Kaya hindi pala nagbubuntis ang mga batang ito ay may pinapainom din na ika nga ay pangontra doon ho. Sa ika nga po'y bago ika nga'y gamitin ni Senyor Aguila. At higit sa lahat, hindi mo rin mamonitor kung mabuntis ito at kung kanino nga ang tatay kung magbuntis man, sapagkat kinapagkatapos gamitin ngayong gabi ni Senyor Aguila ay ipapartner naman doon sa ibang lalaki upang sila ay mag-asawa. Ibig sabihin, kahit ginamit ni Senyor Aguila ay gagamitin, ipapagahasa doon sa ibang lalaki na ipapartner. Dahil authorized yung gasain, dahil mayroon na po daw sila na ikangapoy go signal. Kaya kahit magbuntis, ay hindi malalaman kung kay Senyor Aguila dahil nagalaw po ng iba, mga kaibigan. At ito ang matindi. Kapag hindi pumayag, ang ikangapoy makipagtali doon sa pinartner ni Senyor Aguila, ang mga minor de edad ay magkakaroon po ng padel, papaluin po ng padel itong mga lalaki bilang isang parusa, mga kaibigan. Matindi, di ba? Authorized gasain dahil may go signal na siya, tinuturuan ng panggahasa itong mga lalaki na ika nga po'y minor de edad, ginuutusan, nag-assign itong mga minor de edad na ayaw ika nga po'y magpatikim. Dahil bawal nga, di ba? Minulang kamuang-muang. At higit doon, may isa pa silang paraan na may cellphone na nakumpiskan nila na mayroong lalagyan ng video upang sa ganun no, ipanood doon sa minor de edad upang sa ganun maakit. Magkaroon ng init ng katawan at maging daan ho para pumayag sila na makipagtalik o gasain itong mga minor de edad. Yung lalaki panonoorin ng mga bold na porno para magkaroon lang po ng init ng katawan para magahasa itong ika nga po yung mga minor de edad. At kung hindi mangyayari ho yun, hindi nagkatikiman, ay padel ho ang ika nga po'y kapalit bilang parusa. Ano ang punto de vista nito datin dito? Bakit ito nagagawa ni Senyor Aguila ito na kailangan matikman kahit minor de edad? Siguro nagpiplingship siya dito. Nagpiplingship. Kaya gusto niya, sinisigurado niya na magkaroon ng pagtatali ka minor de edad na galing sa kanyang kwarto ipapasa sa ibang lalaki dahil pinagpa-partner-partner na ho. O yung iba ikakasal kinabukasan dahil gusto niya masigurado na yung magiging ika nga po'y kung sakaling magbuntis ay may nakagalaw na iba. Siguro, hindi po ako sigurado. Yun ay aking isang punto de vista na public opinion na nagbabase po tayo dito sa nagsisiwalat. Kasi kung magbubuntis ito na si Senyor Aguila lang ang nakagalaw ay siyempre madaling itrace. Na ika nga po'y pagbibintangan ay ama ay si Senyor Aguila. So balit kung may iba na nakagalaw dito
kaya pinapaghahasa niya. Ay siyempre, yun ang pagbibintangan niya. Ah, hindi akong ama, yun. Diba? Matindi. Doble ang sakit na nararamdaman ng mga biktima nito, mga kaibigan. Mga kaibigan, hindi po tayo nag-iimbento dito kung anuman mga public opinion. That's why nagbabase po tayo dito sa dating Tagaluto. Kasama sa bahay, siya po ang nagpapadlak ng mga minor de edad na ayaw makipagtalik sa isang kwarto. Kitang-kita po niyo ng dalawang mata. Itong Tagaluto ho ni Senyor Aguila na buwaba ng bundok upang magsiwalat magbunyag ng kalukuhan na ginagawa ni Senyor Aguila. Ipamanhin po muli, uulitin ko para lubos maunawaan. Yan po ang tinranslate sa Tagalog ni Ma'am Dayan Dantes. Mga kaibigan, yan po tayo nagbase ngayon sa ating pagtatalakay. Muli po, maraming salamat. Sana po naunawaan nyo ang ating konting pagtatalakay dito at abangan po natin mas kahindik-hindik pa dito sa ating mga susunod na vlog. Ah, patuloy po tayo na ika nga po'y magsisiwalat na mayroon po tayong batayan. Ito po ay importanteng mahalaga. Mga impormasyon upang sa ganun po magkaroon po ng development itong ating binabantayan kung ano man ang dapat iparusa dito sa mga leader ng kulto na ito. Public opinion po diyan sa comment section. Huwag po kayong matakot. Pwede po kayong magbigay ng public opinion. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Palakpakan.